Magandang umaga. Wow, excited silang lahat. Magandang umaga, gorgeouses, snacks. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are gorgeous today. Yeah. Diba? Ang sarap ng na may nagsasabi sa yung gorgeous ka. Kahit hindi naman totoo. Ay, hindi, joke. Joke lang ho. Magandang umaga po sa ating lahat. And even sa live stream po natin, magandang umaga din po sa inyo. Today po ay nakakatuwa po ang atin pong pag-uusapan. No? A few weeks ago nang sinabi po, kasi po itong vision na i-share po namin sa umagang ito, nung nabuo po ito ni Coach Pip, at sinabi niya na i-share ko po ang vision na ito sa ating lahat. Hindi na po ako halos makatulog dahil bigla kong naalala yung mga kwento dati. Talaga pong may mga bagay sa buhay natin, mga pangyayari na akala mo ay walang dahilan. No? Tapos naungkat ulit, naalala ko, grabe ano, ito palang mga bagay na nangyaring ito, mga problemang dumaan, mga taong nakasalamuha, mga pangyayaring hindi ka nais-nais. These are things that formed the burden in my heart as well. No? Kaya chill ka lang kapag ka ikaw ay dumadaan sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Sige, sabihin mo sa katabi mo, chill ka lang. Yan, chill ka lang. No? Sa kabila, sabihin mo, may dahilan yan. Sige, sabihin mo. No? Makipag-uusap ka. Ayan, no? Nag-uusap tayo. So, gusto ko lamang pong simulan dito sa yung The Lord's Prayer. Diba dati po, last month I was here, nagchichikahan ho tayo about sa buhay-buhay ko. Na-share ko nga po sa inyo na... Kaya ho ako, sabi nila, Amazona daw ako kasi galing nga ho kami sa Batangas. Ang tatay ko Batanggenyo, ang nanay ko Hilonga, tapos napunta kami sa Mindanao. So imagine niyo yung mixture, no? So talaga naman ho, no? Galing sa giyera. Kaya po, alam niyo ho, ito pong na-share ko last time about the Lord's Prayer and about that line that says, give us our daily bread. And there is a part as well that made me question why, what is the meaning of this? Why should we say this? Yung hallowed be your name. Ang tagal kong pinipray yan, tapos hindi ko naiintindihan ano yung hallowed be your name. So I just say it, pero hindi ko talaga tunay na naiintindihan yung make your name holy, in other words. Sabi ni Kenneth Bailey, yung sumulat po ng Jesus Through Middle Eastern Eyes, it's like saying na yung apoy, uminit ka. Diba? Mainit na nga eh, diba? Apoy, uminit ka. No? Semento, maging matigas ka. Yun na sila eh. So pag sinabi mong, Lord, holy is your name, make your name holy, hallowed be your name, it's just like yung ganoon ho, parang may redundancy doon na nangyayari. But then again, kung aalamin mo talaga ang meaning na ito, tulad ng ginawa po ni Kenneth Bailey sa Jesus Through Middle Eastern Eyes, pag sinabi mo palang hallowed be your name, nananalangin ka na ang Diyos ay kumilos at gumawa ng mga bagay na ikasisikat ng pangalan niya. No? Yung make your name known among all the earth. Yun po palang ibig sabihin, at hindi lang yun. Ang ibig pong sabihin pala niyan ay, as you make your name known all over the world because of your mighty acts, let me participate in it. O, diba? Biglang, ayoko na mag-pray niyan. Parang ang hirap naman pala. So pagka kayong nananalangin kayo, aming, tumahimik na lang kayo doon sa part na holy is your name. No? Make your name holy. Pero yun po palang ibig sabihin noon. No? Kasi ang reference ho ni Kenneth Bailey ay Isaiah 6. Yun hong, ito po yung hugot kung saan po yung meaning na mas malaliman kinuha. Yung sabi ho ng Isaiah 6, no? Sabi nga po dito, Isaiah's cleansing and call. No? Ang ganda ho, no? Nilinis siya ng Diyos at tinawag siya.
It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2, they covered their feet. And with 2, they flew. They were calling out to each other, "Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with his glory." Their voices shook the temple to its foundations, and the entire building was filled with smoke. So if you were Isaiah, talagang overwhelming siya. Then I said, "It's all over. I'm doomed, for I am a sinful man. No? I have filthy lips, and I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies." So if you've been reading the experiences of Moses, you will understand that in the Old Testament, if you see God, you behold His holiness, it means death. Walang nakakita sa Diyos, tas nabubuhay pa, namamatay ka. So na-overwhelm siya. I don't know with you if sometimes you experience the presence of God. It's really overwhelming. And you can't explain the experience. Hindi mo siya na-explain kung ano yung nararamdaman mo, yung peace, yung joy. Naghalo na po yung lahat ng problema mo. Biglang nalusaw, biglang nawala. Yung kabigatan, kadiliman, biglang nawala. Na hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain. Hindi ho ba? Nangyayari ho yun sa inyo. So imagine ninyo, 10 times over nyo or 100 times over the experience of Isaiah when he behold the holiness of God. Kaya sabi niya, baka mamatay ako, I'm doomed, I am a sinful man. Ganun ho yun eh, pag na-experience mo ang Panginoon, nakilala mo siya, nakita mo ang kabutihan niya sa buhay mo, biglang makikita mo yung contrast ng sarili mo eh. Ang dami ko palang kasalanan, ang dami kong pagkukulang. No, we have to remember that sin in this context is not only the things that you committed, yung mga pagkakasala na nagawa mo, kundi yung mga bagay na hindi mo nagawa, na dapat nagawa mo. No? So, biglang naalala lahat ni Isaiah yung kanyang kakulangan bilang nilalang. And hindi lang ang sarili niya, kundi yung lipunan na kinagagalawan niya. Now, we are such a filthy people. We have filthy lips, no? Ibig sabihin, he was silent. Wala siyang masabi, no, sa harap ng Diyos. So, ang nangyari po, then one of the seraphim flew to me with a burning coal, no? Burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, "This coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven." So you have to remember, we have to remember here that it was not Isaiah himself who cleansed himself, who purified himself, but God himself. No? Siya ang naglinis kay Isaiah at nagbigay sa kanya ng worthiness. No? Then I heard the Lord asking, "Whom should I send as a messenger to these people? Who will go for us?" I said, "Here I am, send me." Diyan ho nanggagaling ang hallowed be your name. Kaya pagka nakilala mo ang Panginoon, naalala mo nung una mo siyang nakilala, yung una mong naranasan ng Panginoon, na kahit anong teolohiya ang ituro sa'yo, no, nagbabounce lang sa utak mo kasi sa puso mo, kaluluwa mo, alam mo ang Diyos buhay, kilala mo siya, naranasan mo siya. Di ba pivotal yung panahong yun? May pagbabago sa'yo. No, hindi ka naman agad naging perfect kasi hindi ka naman talaga magiging perfect, no? Pero alam mong nagsimula yung spiritual journey mo, may nagbago sa priorities mo, no? Kaya yun po, no, nung behold or nakita ho ni Isaiah ang kabutihan ng Panginoon, nagsabi ang Diyos, "Sino ipapadala ko?" Biglang nagtaas ng kamay si Isaiah. "Here am I, send me." Kasi kapag na-encounter mo ang Panginoon, imposible na hindi ka magkakaroon ng misyon. Imposible na walang ilalagay sa'yo na burden sa puso mo na tipong hindi ka makakatulog at hindi ka matatahimik. Imposible yon. Kasi ang Espiritu ng Diyos kikilos sa'yo, lalagyan ka ng burden sa puso mo. Maya-maya,
hindi mo naman nakikita yung mga problemang yan sakali na ngayon nakikita mo na. No? Yung mga pasanin, biglang nagiging sayo ng pasanin. Yung mga kakulangan sa lipunan, nararamdaman mo na kakulangan nga ito. No? May problema nga kami dito at kailangan kong tumugon sa burden, sa kailangan. Merong akong magagawa, kaya Lord, here I am, send me. No? Nagiging ganun kahit ayaw mo. Minsan tayo, para tayong si Jonah, ayaw nating ipadala, ayaw nating kumilos, ayaw nating mag-respond, pero hindi ka makatulog. No? Hindi ka ba makatulog kagabi? Baka merong call sa'yo si Lord. No? Pero iba yung hindi makatulog mo, di na makatulog. Anong susunod? Di pa makakain. O, di ba? Ibang hindi makatulog yon, no? Iba yon ang meaning nun. Pero hindi tayo matatahimik hanggat hindi nagagamit ng Diyos ang ating mga buhay. Hindi ho ba? Yan ho tayo. Diyan mo alam na totoo ang Diyos sa buhay mo. At lalo na ho, pag meron tayong pain na pinagdadaanan, hindi ho sayang ang mga pain ho na pinagdadaanan ho natin. Kaya alam nyo ho, si Miguel de la Torre, sa Reading the Bible from the Margins, ang ganda ho ng sinabi niya, sabi niya, meron daw yung mga Koreano na tinatawag na Han. Han. When those who are disenfranchised suffer unbearable injustices, they develop an inexpressible feeling in the pit of their stomachs. Sa kaloob-looban ng gabo. The Korean community has name for this pang. They call it Han. Yung meron kang injustice na naranasan, yung meron kang pain na naranasan, na bully ka o hindi ka nabigyan ng hustisya, at alam mo na kinawa ka, no? Kinawawa ka, kaya nararamdaman mo ang pain daw yon, the pang of pain inside your guts, inside your stomach. It's called Han in Korean language. The Han encompasses the feelings of resentment, helplessness, bitterness, sorrow, and revenge that are felt deep in the victim's guts. Han becomes the daily companion of the powerless, the voiceless, the marginalized. Han, however, is not restricted to the individual. When social injustices prevail throughout the whole community for several generations without an avenue of release or cleansing, a collective Han or collective consciousness develops. Kaya, maalala mo yung The Good Samaritan. No, sabi niya, very interesting yung kanyang observation at ang kanyang interpretation dito ni Miguel de la Torre. Sabi niya, the parable of the Good Samaritan is recounted by Jesus in Luke 10:25 to 37. Jesus is responding to a member of the dominant culture, a promising lawyer who is asking what he must do to inherit eternal life, salvation. Di ba naalala niyo yun? What should I do to inherit eternal life? No? Jesus, ang sagot ni Jesus, eto. Jesus narrates the story of a man who is on his way to Jericho from Jerusalem. Suddenly, he finds himself in the hands of brigands, beaten and robbed. He is left for dead. Shortly afterward, a priest who is traveling on the same road left for dead. Sees the wounded. Sorry po, ang mata ko ay nagta-travel. Shortly afterward, a priest who is traveling on the same road sees the wounded man but crosses the street to avoid him. Minutes later, another holy man from the dominant culture, a Levite, comes across the wounded man but he too crosses the street and avoids him. Eventually, a member from the margins of society. Kasi ang mga Samaritano noon, kinakawawa sila kasi hindi katanggap-tanggap ang mga doktrina nila at ang kanilang way of life, ang kanilang kultura. At sila po ay descendants ng mga pinaghalong race. At para sa mga Hudyo, sila ay unclean. Okay? Hindi sila matuwid. So sila yung outcast. So they are from the margins of society. No? Sabi niya, eventually a member from the margins of society, a Samaritan,
nakalimutan, a person of color sees the wounded man, has compassion, and ministers to him. He bandages his wounds by pouring oil and wine on them. Then the Samaritan carries the wounded man to a nearby inn and pays out of his pocket for the man to be looked after. The Samaritan lived a life of han. Kasi marginalized siya eh. No? Yung lagi siyang tinutuligsa, he was being looked down. So, pag ginaganon ka, nagsasuffer ka ng injustice, may han ka sa loob. Yung pain daladala mo of being marginalized, na inaapi ka. Naalala ko dito yung mga farmers ho natin na naaapi, na imbis na sila ang kumita, eh, yung gitna, yung mga middleman ang kumikita ng malaki. So alam nyo, imagine nyo na yung han nila, no? Yung pain, nung mga, yun po yung mga naaalipin, no? So ito po yung Samaritan, may han siya, may pain siya. Kaya siyang ginamit ng Panginoon. Kasi kapag ka, may han ka sa puso, na marginalized ka, naranasan mo yung pain, mas tender ang puso mo doon sa ibang dumadaan din sa pain. Kuha ho natin. Di ba ganyan ka? Pag may dinaanan kang pain sa isang area, malambot ang puso mo doon sa tao na dumadaan din with the same thing. No? So, kumbaga, sometimes naiisip mo, yung pain na dinaanan mo, hindi pala yun para sa'yo. It's for you to be an avenue towards healing. Of healing towards other people. No? Kaya ito pong Samaritan, he live a life of han, day in, day out. Marginalized ka. No? Although the wounded man was a member of the dominant culture responsible for the Samaritan's oppression, the Samaritan was able to take pity because he had han inside him. No? May han sa loob. The ability to recognize han shades a healing where the wounded are able to heal the wounds of others. One who suffers unbearable pain is able to understand and pour refreshing oil and wine on the other's wounds. Kaya ang ganda. Bakit? Grabe no, naisip ko, ito pala ang reason bakit Jesus picked up this Samaritan as an example in this parable. Kasi si Lord, inaangat niya yung mga marginalized. Inaangat niya yung mga may han, yung merong suffering, powerless, walang power. By picking the Samaritan outcast to be the catalyst for healing and salvation instead of other members of the dominant culture, Jesus calls the han-ridden communities located on the margins of society to be the agents of healing for a han-ridden world. And alam niyo ho, ako, I feel that ako part ho ako ng marginalized society. We are. Kasi in the scheme of things globally, talagang marginalized ho tayo kasi talaga ho, hindi ho tayo makakumpete. No? Hindi ho tayo makakumpete. Ang problema ho, kasi ako teacher ho ako by profession. Before I became a pastor, I was a teacher. And I was a teacher not because I had no choice. I became a teacher dahil mayabang ho ako. Hindi naman po halatang mayabang ako ano. No. Diba? Mayabang ho ako. Ang sabi ho ng pamilya ko, mag-nurse ka or mag-doktor ka, kayang-kaya ng utak mo. Sabi ng tita ko sa Amerika, pag-aaralin kita, wala ka ng problema sa pera. Basta mag-nurse ka, kasi susunod ka sa akin, kasi tingnan mo, naging ano, well-off ang buhay ko. Mahirap kayo, kaya yan ang kunin mong kurso. So okay na, bata pa ako. Sino ba dito ang sinasabihan ng magulang na mag-nurse siya? No, napanood nyo ba si Jokoy? Kaya nga sabi ni Jokoy, kaya makakakita ka ng mga nurse daw sa Amerika na parang mga jabawaki kung magsayaw. Kasi hindi nila na live out yung kanila pong, yung kanila po talagang gustong gawin sa buhay. Nag-nurse po sila. I don't mind being a nurse or I don't see anything wrong with nurses. In fact, it is a noble profession. You take care of the sick people. But I have a problem with the thing na sinasabi na
buong bansa ho ay gustong maging nurse. Ngayon ho, buong bansa yata gustong maging IT. No. Bakit? Ang isip po kasi, hindi ko ho sinisisi ang aking mga magulang dahil they live in a culture na ganoon. Ang isip kasi is, ang savior mo ay pumunta ka sa Amerika. Yan ang savior ng buhay mo. Pag nakapunta ka ng Amerika, hayahay ka. No? Kaya mag-nurse ka kasi in demand yung nursing doon. So yan ang pag-asa mo sa buhay. Anak, mag-nursing ka, tapos pag kahanap ka na ng maraming pera doon, magpatayo ka ng bahay dito, tapos magpatayo ka din ng bahay sa Amerika, bumili ka ng kotse, at maghayahay tayo. So in my mind, I was agreeing to it already because those are my parents, those are my relatives, mga auntie ko. Siyempre, alam nila kung anong dapat sa akin. Pero ito po ang naging problema. Ito na yung trouble. Kasi ito na. High school. Eh, may nag-share sa about the love of... Mamatay ba? Naririnig po ba ninyo? Okay, namamatay? Okay. Kanina ka pala dyan, hindi mo sinasabi. Thank you. Ayan. Okay. Yan. Dinig po natin. Ayan. Okay. So hindi nyo narinig lahat kanina. So, uulitin natin. Sayang naman yung mga nasabi ko. Feel na feel ko pa naman yung mga nasabi ko. No? Pero narinig nyo, di ba? Ang mga taga-livestream ang kaawa-awa. O, narinig nila. Oh, I mean, mahal talaga kayo ni Jesus. Anyway, so, eto na. Magna-nursing na nga. Naka-ano na yung isip na magna-nursing. Itong nangyari, by high school, may nag-share sa akin about the love of Jesus Christ, the love of God. So nagkaroon ho ako ng profound experience sa spirituality. Talagang naranasan ko yung presensya ng Diyos, ang kabutihan niya, lahat ng burdens ko natanggal. Talagang nagkaroon ho ako ng epiphany na sabi ko, my God, ito ang kailangan ng mga tao sa paligid. Ganun ho ako ka-excited. Alam niyo ho ba ang ginagawa ko dati? Nagpupunta ho ako sa center doon sa church na pinupuntahan ko noon. At dahil sa apoy sa puso ko, pag nakikita ko yung CR marumi, kinukuskus ko kasi sabi ko, Lord, hindi pwede na ang tahanan mo ay madumi. So lilinisin ko yun. Tapos, may meeting ho kami noon, may practice ng praise and worship, tapos late ang mga Christians. So, late ang mga Christians, sabi ko, wala pa naman sila, dililinisin ko na yung buong center. Tapos na yung CR eh, so buong center na. So, pag nagdating na yung mga Christians, naks mga Christians, no? Usually ho, late ang mga Christians eh, pero kayo dito, hindi kayo late, no? Iba kayong Christian eh, mga kakaiba kayo. No? Kayo ay basta kakaiba. So anyway, so yun, nandiyan na sila. Nagtataka lang ako bakit sila laging late sa prayer meeting. Sabi ko, di ba importante ang prayer meeting? Alam niyo ho, bata pa ho ako eh, kaya hindi ko pa naiintindihan ang buhay, mga buhay, mga bagay-bagay sa buhay. So, in short, ganun ho yung ardor ng aking puso. And then there was this song that was taken from 1 Peter 2:9 na kinakanta sa church noon. Kasi Pentecostal po yung church ko. Sino pong naging Pentecostal dito? Pataas ng kamay. Ayan. Ayan. So naiintindihan niyo yung mga awit, ganyan. Merong awit na, you are a chosen generation. Alam niyo yun? A royal priesthood, a holy nation. Marching pa yun, a peculiar people, that you should show forth the praises of him. Doon ho ako nadali. Hindi doon sa a peculiar people, a chosen generation. Doon, that you should show forth the praises of him who has called you out of darkness. Hindi na ho ako makatulog. Sabi ko, ito ang purpose ng buhay ng isang tinawag ng Diyos. That you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Sabihin, tinawag ka out of darkness. Maghanap tayo ng medyo easy ho na version. Yan, 1 Peter 2:9. You are a chosen people.
You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Dito po ako nadali. Sabi ko, ayoko nang mag-nurse. Hindi naman ako yan eh. Parang ramdam ko, iba yung panawagan sa akin ng Diyos. E mayabang ho ako. Sabi ko, matalino ako. Dapat maging guro ako. Kasi ang prevailing ho na kultura ho, tanggapin ho natin dito sa Pilipinas, pag matalino ka, mag-doktor ka. Pag matalino ka, mag-engineer ka. Pag matalino ka, mag-nurse ka, mag-lawyer ka, etc., etc. Pero pag mahina ang utak mo, mag-kwan na lang ko, mag-teacher. Sabi ko, may problema ako doon. Anong nangyari? Tapos yung mga tao tinatanggap nila. Alam niyo, sabi ko, bakit ka magti-teacher? May problema ka sa pagsasalita sa harap. Hindi ka maka-articulate ng words. Bakit ka magti-teacher? No? Baka magaling ka sa ibang bagay. Baka matalino ka sa business. Baka matalino ka sa math. No? Matalino ka sa numbers. Nandoon ka sa finance. Baka yan ang panawagan mo. Pero pag ayaw mo magsalita sa harap at hindi ka makabigkas ng mga salita, huwag kang mag-teacher at hindi ka pasensyoso sa pagtuturo sa mga bata at sa mga kahit sa matatanda. 'Di ba? May problema ho ako doon. Ang sabi sa akin, huwag kang mag-teacher kasi walang pera diyan. Kaya naman po, hindi ho natin masisi kasi mahirap po. Minsan mahirap ang buhay. Kasi sabi sa akin ng tita ko, stupid. Sorry for the word, but that's the word. I'm stupid. Bakit? Mahirap daw kami, gusto ko pang maging guro. Pero dahil sa pride ko, sabi ko, ako ang pinakamatalino sa magpipinsan. So magti-teacher ako kasi kailangan ako na lipunan. Naks! Ako na! No? Proud yarn. No? So anyway, So nag-teacher po ako. Ito ho ang karanasan ko. Bago ho ang pag-teach, no? Bago ho ako mag-college, ito ho ang karanasan ko kung bakit ko gustong maging teacher. Kasi nung high school ako, nasa public school ako. Grabe ho, sa dami ng estudyante, hindi na kayo maturuan ng teacher. Daming estudyante. Nagkakagoiter ho yung mga teacher. At doon, noon, wala pong microphone. Ngayon, may karaoke na yata yung mga teacher, di ba? Meron po silang mga speaker sa loob ng ano. Dati, wala. Tapos, maingay ang mga estudyante. Tapos, magsasalita ang teacher. Wala nang nakikinig. Bakit? Yung aming public school ay nasa tabi ng dagat. Imagine nyo yung history class namin, naalala ko yung teacher namin, alas dos ng hapon, history. Oh, history. Ang problema, yung teacher namin magturo ganito, ang civilization ng China. Diba? Ganon siya, ang civilization ng China. So, napapansin nyo, wala ho akong natutunan kundi ang civilization ng China. Yun na ho ang tanging naaalala ko hanggang ngayon dahil nasa tabi kami ng dagat, ako'y inaantok, kakakain ko pa lang ng kanin. Talaga namang, ano yan? Talagang, wala ho ako naintindihan sa history. At eto pa, yung aming mathematics, nasa ano po ako ha, section 1. Kasi sabi ko sa inyo, matalino ko eh. Nasa section 1 ako. Nasa ilalim kami ng punong akasya. Doon kami nagkaklase. Siyempre, nagtuturo yung teacher, wala na yung mata mo nandun sa kabila, nandun sa yung ibang section nandun sa kabila. So yung mga kaibigan mo, yung mga crush mo, wala na. Gusto mong matuto, pero wala eh. Ako po, hate ko pa ang math. Sino ang pumili ng kurso na walang math dito? No? Pero sino po ang paborito ang math? Grabe, kayo po ay pinagpala.
sa babaeng lahat, nagpala rin. Kaiba kayo, talagang superhuman kayo para sa akin pag mahilig kayo sa math. Hindi ho, saka hindi ko siya naintindihan, ayoko lang siya. No, ganun lang ho. So imagine nyo under the acacia tree pa kayo mag-aaral, wala nang natira sa yung gana. No? So kopyahan na lang. Hoy, pakopyahin mo ako pag English naman, pakokopyahin kita. O ganun na lang. Siyempre, symbiotic yan, relationship. No, give and take. You give, you take. O, diba, ganun ho yun. So ganun hong nangyari sa amin. So, sabi ko may problema. May problema to kasi lahat ng mga kaibigan ko, kaklase ko, gustong mag-abroad. May problema dito. There's a big problem around here. And you know, wala naman ako naririnig noon na mga Bread of Life preaching kagaya mo. No, wala. Yung ako lang mag-isa. And I guess God was talking to me already. There's a problem here. Bata pa ako. There's a problem here. Why everybody wants to go to America? Like that's the only solution to your miserable life. And sabi ko, at saka ho, wala ho akong halos matutunan. Ako ho ang nagturo sa sarili kong magbasa. I had dictionary in my hand all the time. I look up the meaning of words that was very hard to understand for me. Kaya, pero may isa ho akong teacher doon na English teacher na magaling ho siya. Hindi ho siya nakafocus sa grammar, kundi sa comprehension. So she would ask us to read a paragraph. Siguro mga isang semester yun. Is paragraph, tapos meron hong guide questions sa tanungin kanya kung para kung itetest ka kung naiintindihan mo yung binasa mo. Alam nyo, very grateful ako sa teacher ko na yun. Kasi ngayon, narinig ko ho noong 2018 yung PISA, yung Program for International Student Assessment, na ang Pilipinas ay second out of 79 countries. Second ho ang Pilipinas. Second from the bottom. Diba? Dahil po sa problema na ang mga bata, nakakabasa sila, nabibigkas nila, babasahin mo, but they don't understand what they're reading. Doesn't it break your heart? So sabi ko, what happened here? So yun po, so naglakbay ho ako. Now I'm realizing things. That God was like touring me around. See this thing, see that, you see, ganyan. Parang ganun hong nangyari sa buhay ko. So, di gusto kong mag-teacher kasi I want to change the world. Chorva, no? I want to change the world. You're young, you're idealistic. So, it's like the right thing that I was feeling that time was I want to make a difference. And I'm sure it was from God. So, ayaw kong paaralin ng tita ko. Sabi ko, no problem, may scholarship. So, hanap ako ng scholarship for me. At mayabang ho ako kasi marami akong pinagpipilian. Oh, itong scholarship na, hindi. Ito. Hindi rin. Oh, diba? Arte, ano? No, ang yabang. So, sa awa ng Diyos, nakakuha ako ng scholarship. At doon sa school, na sa tingin ko, the best school doon sa city ho namin. I was in Zamboanga City. Mayayaman ho yung mga ano po, nag-aaral po doon. Pero wala po akong pakialam. Sabi ko, mayayaman nga kayo, hindi naman kayo scholar. Oh, yabang, di ba? Oh, taas ng self-esteem. Oh. So, di nag-aaral po ako ng education. Grabe ho. Sa Bisaya pa yan, Puera Gaba. Kung naiintindihan ko si Lisa, naiintindihan Hilonga yan eh. Puera Gaba. Ang ganda ng eskwelahan, wala akong natutunan halos. Mabibilang ko sa isang kamay ko yung mga guro na at least may nakuha ko kahit paano. Yung iba ho, papasok, ibibigay sa'yo handout, tas uupo na siya, tas mag-e-exam na siya. Tapos ano yun, libro. So anong connection nun sa buhay? Alam mo yun, yung tapos merong isa, chok lang ang dala. Imagine mo, ganyan-ganyan pa siya. Feeling niya pogi siya. Papasok siya. Tapos magdadadaldal siya ng mga bagay na hindi naman para sa aming lesson. Tatapusin niya lang yung time. No?
Kaya nagwawala ho ako sa loob. Sabi ko, ano bang nangyayari dito? Educators kami. Dapat kami yung binibigyan nyo ng puhunan. Pinagbubuhusan nyo ng effort para ma-educate kami. Kasi hindi nyo ba naiintindihan? Yung tumatakbo sa utak ko. Hindi nyo ba naiintindihan na pag wala kaming natutunan, we're ill-equipped, then when we teach the kids, the next generation of this country, they will get nothing from us. And what will become of our country? 70 kids, one teacher. May matututunan kaya? Ang init. Yung iba doon, yung mga bata, wala pang kain. Paano kayo papasok kung wala hong protein sa utak? Paano papasok kung walang protein? Paano papasok sa utak yung lesson? So grabe ho yung nakikita ko yung mga bagay na ito. So, to make the long story short, I graduated. But I wanted to experience yung being away from the family. So, binigyan ho ako ng job. Hindi pa ho nakaka-graduate. Binigyan na ho ako ng job sa ibang bansa. Sa Thailand po ako. So, lumipad ho ako. Pero alam niyo ho yun, yung ako po kasi, ang angas ko. Sabi ko, pero tama ho yung angas ko eh. Kasi sabi ko, hindi ako magpupunta ng ibang bansa para mga muhan. Ako ang boss kung pupunta ako sa ibang bansa. Ganun ka, ano, no? Kataas yung ambisyon. Ako ang boss. O, sige, ako ang teacher. So, punta ko ibang bansa, okay lang. Basta hindi ako parang, ano, parang sunod-sunuran. Kaya, when my principal saw that I was very young and it was my first job, she told me that, oh, you do after classes, ha? Mag-ano daw ako, mag-tutorial. Sabi ko, yes. Kasi matindi din po akong magtrabaho eh. Pag binigyan mo ako ng bata, hindi ko yan bibitawan hanggat hindi natututo. So sabi ko sa kanya, oh yeah, pay me. Oh, di ba? Hindi naman pala masama yun. Sabihin mo sa katabi mo, pay me. Diba? Pay me for being awesome. Oh, ibang klase. Parang yun ang sinabi ko sa principal ko eh. Pay me for being awesome. I deserve to be paid. Kasi ho, yung bata, hindi ko talaga titigilan hanggat hindi natututo. Pati pagkanta, tinuruan ko po. Yung mga sintonado kong mga estudyante, tinuruan kong kumanta. Lahat. Because as a teacher, when you teach language, you use music as well para matuto sila. So yun, tuwang-tuwa naman sila kahit nagbabayad sila, padala pa rin sila ng padala ng mga bata. Ganun yun eh. So, sabi ko, hindi tama ito na ang pinapatalino ko ay mga batang Thai. Lalo na makikita mo sila na umaangat sila, kakaiba sila. Sabi ko, uuwi ako kasi yun naman talaga ang gusto ko. So pag uwi ko sa Pilipinas, kinukuha ho ako ng private schools. Pero sabi ko, wala namang challenge dyan. Gusto ko yung challenging. So pinili ko yung university na in the margins, yung disenfranchised, yung university na kinakawawa at binubuli. Doon ako pumunta. At higit sa lahat, doon ako pumunta dahil yung mga guro, pagka may mga guro po na binaril kasi binagsak niya yung estudyante. So binaril siya. O mga dalawa sigurong guro. Because, ay, doon ko gusto yung may barilan, may tagaan. Gusto ko yung ganun para challenging, masayang buhay. O talaga, nagjo-joke po ako. Pero talagang siguro yun yung hunger ng puso ko makahanap ng mission. So anyway, so I went there and did my demo. And the dean, when he watched me do my demo, sabi niya, bakit nga ulit gusto mo dito? Sabi ko sa kanya, eh, pakialam mo, walang basaga ng trip. Hindi ganun ang pagkakasagot ko. So, syempre, hindi ko sinabi sa kanya na, oh, because you're marginalized, you're disenfranchised. Hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko, I just want a change of scenery. So, okay. Ang siste po pala, ay pag school year, unahan ng mga teachers ng pagkuha ng sections.
At pag malapit ka sa dean mo, sa ano, kung sino man dyan, kinataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng bayan, yung mga nandyan, pag close ka, ibibigay sa'yo yung hindi masyadong mahihirap na estudyante at subjects. So sinabi sa akin, uy, unahan ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, ayaw makipag-unahan. Okay lang, kung anong matira sa akin, yun ang gusto ko. I don't know, may topak ho kasi ako eh. So sabi ko, sige, yung natira, ay talaga naman pong tira-tira. Alam niyo ho, but my heart was glad because I told a friend, sabi ko, if I wanted money, I did not study to be an educator. Because in this country, pag educator ka, wala ka talagang pera. Kaya yung mga teacher ko, yung sibilisasyon ng China, nagtitinda yun ng mani, titinda ng mahablangka at the same time. Hirap buhay eh. Tapos pag may gutom ka pang estudyante, pakakainin mo pa yun. Kasi para kang nanay eh. So siguro, kaya ganoon po siya dahil wala nang time mag-aaral. No? Kaya very ano na, yung hindi na lively kung magturo. So anyway, so eto. Ang nakuha ko pong mga sections, first day of class, I was talking to them and they were just... Tinatanong ko sila ang sagot. So sinisense ko, what's wrong here? So pinabasa ko sila ng paragraph. Nakabasa naman. Yung iba medyo mahina, pero at least, konting tweak na lang. Eto na. Tinanong ko ng questions based on a simple paragraph. Hindi ho nila naiintindihan anong binasa nila. And my heart broke because they were already in the first year of college. And you know, it's not the fault of the kids. Those kids were from war-torn villages in Basilan. Karamihan ho sa kanila mga Muslim. Na napaka-sweet na mga bata, napaka-babait. Hindi lang ho talaga nabigyan ng edukasyon na tama. Lumuluwas ho sila sa Zamboanga City ng Sunday night or Monday morning. Tapos uuwi ho sila, sasakay ho sila ng, ano po, ng barko papuntang Isabela, Basilan ng Friday. Alam niyo ho, yung mga estudyante kong yun, grabe ho, grabe sila ka-marginalize sa school na yun. Alam niyo ba saan kami nilagay? Doon sa tuktok ng building na gawa sa kahoy na laging may sunog. Sabi ko, ah, gusto ko to. May barilan, may sunog, may ano. So, laging nai-injure yung mga bata doon pag may sunog kasi takbuhan eh. Pero alam niyo ho, kami ho, nung mga estudyante ko, may fire drill kami araw-araw. Sabi ko, this is how you respond to situations like that. Huwag tayong mag-stampede kasi doon ka mai-injure. So tinuruan ko sila. So talagang nung nagkaroon talaga ng fire, nakaka-proud yung aking mga estudyante. Talagang kalmado lang sila. Slakad sila. Oh, di ba? Parang ako lang ngayon. Ganun ho, sila yung talagang natuturuan, hindi bobo ang Pilipino. Natuturuan sila, naiintindihan nila. Pero, kailangan mong tutukan. At saka ho, marami hong problema eh. That surrounded them during that time. Kaya ho, alam nyo, di tinuruan ko muna. Hindi ko kaya eh, diba? Hindi ko kaya na hindi nila naiintindihan yung binabasa nila. So doon, naalala ko yung third year high school teacher ko na ginawa niya sa amin. So doon, basa ka ng paragraph and then I give you key questions, then you tell me what you understood about it. So ganyan, dumating na, sinisingil ako ng dean. Sabi niya, bakit nandiyan ka pa sa syllabus? Dapat by this month, tapos na yan yung mga
topic. Sabi ko, hindi ko kaya, hindi nila naintindihan. How can they understand concepts if they don't even know what the book says? They can read all right, but they cannot understand what they're... Diba? Yung understanding is the most important thing. People don't care if you can enunciate words, but you don't understand them. E pagpunta niyan sa labas ng bansa, paano yan makikipag-usap? Ngingiti lang. Pag may binabasang direksyon, ngingiti lang sila, hindi nila naintindihan. Ang masaklap ho, that's, I'm 46 years old now. I don't look like it, right? And that, joke. I'm 46 years old, and ilang taon na yung nakakaraan? 26 years? 23 years? And my heart broke to know that hanggang ngayon, yun po pala ang problema ng Pilipinas. 2018, bagsak tayo sa comprehension. Yung mga bata pala, nakakabasa, pero yung iba nga hindi makabasa. Yung nakakabasa, hindi niya naintindihan anong binabasa niya. So ano talagang laban natin sa buong mundo? Paano natin maiaangat ang ating bansa? Paano natin mai-educate ng tama? Eh kung halimbawa, yung mga may pera, ang gaganda ng eskwelahan nila, pero na-educate, nabibigyan ba sila ng kaluluwa that you should care for the people in the margins, people who are disenfranchised? Or wala, you just educate yourself and just you fly with your own wings and do what you want with your life without any regard to the people on the side. Bakit? Because you don't have han. Only the people with han, with pain in the guts, inside the stomach, will understand this burden. Ramdam mo eh. Masakit yan eh. Ramdam mo paano kumalam yung sikmura, yung hindi ka nakakain, kasi wala ka talagang pambili. Hindi sa nag-intermittent fasting ka. Talagang wala kang pambili. Ramdam mo eh. Wala kang pang tuition. Ramdam mo, gusto mong mag-aral, kaya lang wala kang pambayad. Ramdam mo na gusto mong bilhin yung mga libro na yan o mag-aral ng music, pero hindi kaya ng mga magulang mo. Kaya yung mga taong may han, parang Samaritan, malambot ang puso sa may sugat. Kaya yan ang first responders. Kaya ang kailangan ng Diyos, hindi yung mga intakto, yung mga puso, or you haven't experienced, you don't have blemish at all. The more blemish you are, the more flawed you are, na ang dami mong nagawang kasalanan sa buhay, ang dami mong pagkakamali, ang daming bagyong sumampal sa'yo, ikaw ang kailangan ng Diyos to say, here I am, Lord, send me. Kasi alam ko yan, Lord, eh. Alam kong pakiramdam yan eh. Alam ko, Lord eh. So ako, ipadala mo ako. Kaya matuwa ho tayo today. Let's give thanks to God for the hand that He has given us. Because that's the key to your fulfillment in life, the joy in life. Because we are wired to be used by God. We are wired to say, Lord, bigyan mo naman ako ng parte dyan sa ginagawa mo. Lord, sali mo ako, Lord. Ayoko maiwan. Lord, gusto ko, sabay tayo. No? Gawin natin yan, Lord. Mag-create tayo. Magkasama tayo, Lord. No? Hallowed be your name, Lord. Ayoko maiwan. Kaya, give thanks to God if you're experiencing pain, because through that pain, yung mga sugat mo, yan ang gagamitin ng Diyos to heal others. Kaya sabi ko, kaya pala, ako nagpastor. Dahil alam ko na ang salita ng Diyos kailangan ng mga tao, ang bumuhay sa akin na hope, yun ang gusto kong ibahagi sa ibang tao. And as an educator, I feel the need. Kaya ito po, no, naalala ko po noon sa church namin, nung bata ho ako, na pinag-aawayan kung ano daw meaning ng day. The word day, D-A-Y. Sa Bible, if it's 24 hours or it's 1,000 years, no? So, nag-aaway, naalala ko, yung mga pastor, nag-aaway patungkol dyan.
No? Sabi ko, what's so big deal with one day? One day in the courts of God is like 1,000 days elsewhere. Yung mga ganun. So nag-aaway sila. Ano bang ibig sabihin yan? Napapakamot ako sa ulo. Pero nire-respeto ko din sila. Pero sa batang isip ko, bakit tayo nag-aaway about this? Baka senseless. So si Miguel de la Torre, marami pang pinag-aawayan noon. No? Kaya sabi ko nga, kung yung, huwag na tayong mag-away. Kung yung katabi mo, ayaw niya ng dignuguan, bigyan mo na lang ng puto. No? Eh yung katabi mo, gusto ng dinuguan, bigyan mo rin ng puto. Mas masarap kasi pag may puto. No? These are small things. No? Pero ito po, habang nalulunod, nag-aaway tayo, biblical ba yan o ano, nag-aaway tayo habang nalulunod ang lipunan sa lahat ng problema, tapos yung Christians walang nagagawa. I even heard a pastor spoke. Sabi niya, save na kayo. Save na kayo. Hindi nyo na kailangang mag-good works at magtayo ng mga orphanage para sa mga nangangailangan. You know, I was stupefied. I was, sabi ko, kaya pala, no? Kaya pala ganito ang Kristyanismo sa Pilipinas. Kaya pala hindi siya transforming. Na kahit may Christians, bakit kami talunan? Kahit may Christians, nagkalat ang mga iglesia, bakit kami hindi umangat? Hindi makalaban yung mga anak namin sa labas ng bansa? Tapos, bakit ganun? No? Kaya sabi ni Miguel de la Torre, what I find interesting is that most biblical scholars from the margins of society usually do not participate in such debates. When people live under oppressive structures, they turn to the Bible for the strength to survive. Another day, not to figure out how long a day lasted in Genesis 1. No? Gutom ka na, isipin mo pa, 24 hours ba sa o 1,000 taon? No? Gutom ka na eh. Ang mangyayari sa'yo, pangahawakan mo na yung Jehovah Jireh, my provider, give us our daily bread. Yun ang pangahawakan mo. Hindi ho ba? No? Wala nang space sa utak mo yung debate. Kaya alam mo na talagang hindi sila from the margins yung mga tao na debate ng debate. Kasi hindi mo naramdaman kung paano magutom. May space ka, may time ka na makipag-away. Pag gutom ka, wala ka ng panahon makipag-away. Kasi magtatrabaho ka na lang. Kaya sabi ko, ang Pilipino, hindi debate ang kailangan ng mga Pilipino. Kailangan nila yung WWJD. What would Jesus do? Hindi lang yung pulseras na WWJD. Yung totoong WWJD. What would Jesus do if you're alive today, here? Kaya ito po, no? The Bible is not read with the intellectual curiosity of solving cosmic mysteries. Rather, most people on the margins look to the text to find guidance in dealing with daily life. A life usually marked by struggles and hardships. Debates over the scientific validity of the scriptures become a luxurious privilege for those who do not endure oppressive and discriminating structures. The dominant culture usually looks for answers to questions that are simply unimportant to the social location of those living under oppressive structures. For example, a student once asked me if I supported prayer in schools. Grabe no. Pastor, pwede bang mag-pray sa school o hindi? Dapat bang mag-pray o dapat ba hindi? No, pinag-aawayan niya as of recent eh. Kasi baka daw maka-offend sa sensibilities ng iba pag nagpe-pray, 'di ba? So, dapat Christian tayo, dapat nagpe-pray tayo, 'di ba? 'Di ba? Sabihin mo sa katabi mo nagpe-pray ka. Dapat mag-pray ka. Sige. Tanungin mo. Mag-usap tayo dito, no? That's what a village of God is, no? Mag-usap po tayo. So, dapat nagpe-pray. Tama naman. Pero ito, ang ganda ng sagot niya. The class was at first shocked by my reply.
I said I supported books, computers, and microscopes in schools because the schools within the barrios and ghettos of this country lack these basic necessities which are needed to equip children from the margins to compete in the global marketplace. Prayer in schools becomes a luxury debated in those predominantly white school systems that have already obtained all that is necessary in providing their children with a competitive education. Pero ikaw na brown, naiintindihan mo na hindi yun ang priority mo. It's not to judge kung white ka ba o brown. Pero pag brown ka, naiintindihan mo, hindi yan ang issue. Ang issue namin, wala kaming mga opportunities. No? Kaya hindi, wala tayong panahong magdebate sa totoo lang kasi ang problema natin ngayon 20 plus years ago hindi na makaintindi yung mga bata kung ano yung binabasa nila. Yun yung mga estudyante ko, yun yung mga classmates ko. At nagulat ako, lo and behold, that's the same problem today. Lack of classrooms, lack of budget for education, lack of teachers. Ang mga teachers, wala hong maayos na sweldo. Pag teacher ka, gutom ka pa rin. So ano to? Forever and ever cycle. Diba po? So, sinong dapat kumilos dito? So maghihintay ka, dapat gobyerno yan eh. Dapat yung mayayaman, dapat yung mga makapangyarihan. Dapat naman talaga. Pero minsan, pag naghihintay ka ng matagal, parang walang nangyayari. Paano ka, ikaw? Anong gagawin mo? Diba? Gusto ko pong ipakita ho, kasi hindi naman ho sinasabi ng Diyos sa atin na gumawa ka ng mga malalaking bagay. Gusto niya lang sabihin, send me. Gusto niya lang sabihin mo, hallowed be your name. Panoorin niyo po ito kasi ito pong meron hong documentary pero yung excerpt lang yung panoorin natin by Cara David, yung pag-asa sa pagbasa. Recent lang po ito dyan sa Sauyo National High School. Grabe po yung mga teachers. Grabe po ang sakripisyo po nila. Maiiyak ka kasi kakarampot yung sweldo pero they make sure that the kids will get the education that they need. Yan ang maganda sa kanila. Alam nyo, nag-unite sila ng mga teachers. Kasi problema eh. Ang problema kasi natin mga Pilipino, turuan tayo ng turuan, kaninong problema yan, blah, blah, blah. Nag-unite sila. Gawa natin ang paraan to. Huwag na tayong magsisihan kung saan sila nanggaling, bakit sila nagkaganyan. Gawa na natin ang paraan para pag alis nila sa school natin, hindi na sila ganyan. E sabi ko, grabe tong mga teachers na to. No? Sabi ko, Lord, alam ko po maging teacher eh. May mga sistema po tayo na grabe. Yung gagawa ka ng lesson plan. No? Ubus na ubus yung oras ko sa lesson plan. Siguro na makatuturan nito pag dating mo sa classroom, hindi naman nasusunod yung lesson plan. Kasi pag nasa classroom ka, ganito, parang yung preaching ko, iba kanina, iba yung sinulat ko, iba na ngayon. Umieklabo ka na lang eh. Sabi nga nila, umieklabo ka ng chauvinismo dyan, chorva ka na lang, nagpo-flow ka. E paano pag hindi nasunod yun? Puro objective, blah, blah, blah. Kaya sabi ko, nung sinabihan ho ako ng dean, sabi niya, you're not following the tradition of the school. So I said to myself, this is not for me. There must be something else for me. Mamamatay ako dito, kako. Mamamatay ako physically, ang mga pangarap ko, ang aking, wala. Mamamatay ang kaluluwa ko dito. Kaya I went out of that and I search for what God has in store for me. And nagulat po ako na yung burden na yun, ganyan pa rin po pala hanggang ngayon. Panoorin ho natin itong documentary na ito. And that's documentary by Cara David.
pag-asa sa pagbasa. Kasi hindi lang po yan ang problema, no? Masisisi mo ba yung mga bata? Masisisi mo ba yung mga guro? I think it's the system that we are in. Yun ho ang something wrong. Kaya nga sabi ni former Secretary Briones, sabi niya, ang problema sa atin kasi yung sistema na sinusundan ng ating education ay sistema pa ng 1940s po yata, kung hindi ako nagkakamali yung sinabi po niya. Kaya, paano tayo makakalaban? No? Kaya ho ang Pilipino, lumalaki po siyang mangmang. Kakaawa. Kaya ho, alam nyo, bakit feel na feel ko yung disenfranchised ka? Kasi kung alipustahin ka, maliitin ka sa ibang bansa, simply because you're a Filipino. Bakit ho tayo hindi makagraduate? Kasi po, imagine niyo po yung atin pong mga domestic helpers, may diploma po yan. Pero yung katumbas po ng diploma ng Pilipino sa ibang bansa, katumbas lang ho ng pagiging domestic helper, pagiging yung naglilinis ho sa CR. Nakakaawa ho eh. Kasi yung mga magulang mo, nagbenta pa ng kalabaw at farm para mapadala ka sa kolehiyo, magkaroon ka ng diploma. Pero uutos-utusan ka lang sa ibang bansa. Alam niyo ho, nangangarap naman ho ako na ang Pilipinas, di ba ang mga Pilipino, mag-a-abroad tayo, pero yung magsha-shopping ka na lang, oh, di ba? Gusto nyo ba yun? Yung magsha-shopping ka na lang, pupunta ka sa museums, mag-aaral ka doon, no? Mag-aano ka, mamamasyal ka, yung mga ganun, yung purpose mo. Hindi yung mangangamuhan ka. Because I've been an OFW for more than 10 years. Kasi missionary ho ako and I classify myself as OFW. Grabe ho yung pinagdadaanan ho ng ating mga kababayan. There was one person who told us na yung kasama daw niya sa trabaho naglayas. Pilipino ho yung naglayas. At sabi niya po sa kanyang amo, sabi niya, hindi ka ba namang problema na naglayas yung isa nating empleyado? Sabi niya, no, I don't have a problem with that. Because Filipinos, you know, they are like dogs. You kick them, you spit on them, but they keep coming back to you, wagging their tails. And there will be another time when I talk to you how our women are treated abroad. Kaya ho, sa loob-loob ko, we are a chosen generation, etc. That we should show forth the praises of Him who called us out of darkness. We have to see these things. We have to choose to see these things. Acknowledge the existence of these things. And say, Lord, send me. May magagawa ako dyan, Lord. Kahit papano. Hindi kaya ng isang tao yan, dalawang tao, tatlo, sampo. Pero pag buong village ang kumilos, malaki ang magagawa. Ito pang isang estudyante na ito na gusto kong makita ninyo, gutom siya kaya di siya makapag-aral. Batang paslit. Hindi ho pumapasok yung lecture. Pero pumapasok pa rin siya sa school. Kahit wala hong pagkain. At ang mga teachers na kakarampot ang sweldo ang nagfi-feeding program sa kanila. Imagine that. Panoorin ho natin itong gutom kaya di makapag-aral. Mahirap ho eh, mag-aaral ng walang laman yung tiyan. Nakakaawa ho yung bata. Yung mga palaboy-laboy sa kalye. Maganda po yun, binibigyan natin ng limos. Kasi immediate need ho yun eh, pagkain. Bigyan mo, kasi kumakalamsik mura niyan. Pero I hope and pray that we go beyond it. Na sana maka-establish tayo ng mas stronger ho, na foundation for help. No? Para ho sa mga ganito. Kasi ang ganda ho nung
nung yung preaching ho, several Sundays po ni Coach Pip, na sabi niya, we start from the beginning. And nung nagkukwento po si Principal Ami patungkol ho sa Meridian, sabi ko, ang ganda ng ginagawa ng Meridian, sa totoo lang. Ang ganda ho ng saloobin ho ng Meridian, ng vision ng Meridian, ang ganda ho talaga. At marami ho pala tayong panalo, mga stories na panalo ho sa Meridian. Pero hindi ho natin na naibubunyag pa, hindi pa ho natin na ipapakalat. Kaya sabi namin sa kanila, magkwento pa kayo. Ito ho yung ating gift natin po sa bansang Pilipinas. We educate little kids kasi maya-maya paglaki ng mga yan, sana hindi na sila mangmang. Hindi natin masosolve lahat. That's the reality. But we can plant some seeds to the future, and who knows what will happen? Who knows where God will take this? Diba, alam ko, tayo ho, gusto nating maging kaparte sa solusyon. Paano? Alam niyo minsan, nung pagkatapos ng nagsalita ni Teacher Ami, nagkukwentuhan ho kaming mga pastor sa conference room over lunch. And yun ho ang naging paborito ko during pandemic kasi nakakaupo ho kami, nagkukwentuhan na kami kahit ano. No? Maya-maya, nagtatawanan, maya-maya, nag-iiyakan, kung ano-ano lang. And yun ang maganda, it's like you're wasting time but something happens, magical things happen during those times. Nagkukwentuhan kami, racist ho ang Pilipino, kaya ang tawag natin sa mga negosyanteng Indians ay Bombay. Di ba? No? So nagkukwentuhan kami, sabi ni Coach Ella, ay Coach Pip, alam mo ba yung payong na 50 pesos, nagiging 200 pesos yan sa Bombay. Kasi, ano yan, yung tingi-tingi, piso-piso sisingilin ka bawat araw. At sa akin, it's fair. Di ba? Kasi hindi mo kayang cash eh. Tapos magtatrabaho siya sa paniningil sa'yo, namuhunan siya, dapat din siyang kumita. So it's fair, para sa akin fair. So tingi-tingi. So bigla hong si Coach Pip, sabi niya, bakit hindi natin magawa yan sa Meridian? Bigla kaming parang, gumanon ho, parang something came over us. Silang dalawa ni Coach Noel ang matatalino sa math. Alam niyo naman ako, ayoko ng number. Sabi ho nila kay Teacher Ami, magkano ba yung sa Meridian? Magkano yung isang estudyante sa Meridian annually? Ganito, ganito. Bigla na nag-computer yung mga utak nilang dalawa ni Coach Noel. 77 pesos. Kada buwan. 150 tao ang magbibigay kada buwan. Makakapagpaaral tayo ng isang bata. Oo! Kaya sabi ni Coach Noel, naalala mo ba Coach Ime yung advertisement ng Corneto? Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Oh, 'di ba? Sabi ko gusto ko 'yan. Hanggang saan naabot ang 77 pesos mo? So anong binibili niyo sa 70 pesos? 'Di ba barya lang 'yan? Bilangin niyo yung barya niyo doon sa kotse niyo, diyan sa bulsa niyo, doon sa bahay niyo, 'di ba? Lahat, 'di ba ganyan tayo, meron tayong maliit na lalagyanan ng mga perdible, ng mga ngipin na natanggal, ng mga barya nagsama-sama na doon, 'di ba? Oh. Yung mga butones, mga roscas ng earrings, na meron kang ganyan eh. Everything goes there. So nandoon din yung mga barya mo, pagbibilangin mo, uy, grabe, naka 500 din itong maliit na No, nagugulat ka na meron ka palang ganoon na barya. 77 pesos lang. Ang kailangan natin, marami tayo. Ha? Marami tayo. At ang gustong-gusto ko dito, dahil kahit kapirangot ang sweldo mo, pwede kang magbigay. Pwede kang magpaaral ng bata. May kaparte lahat ng tao. No? Kaya panoorin ho natin itong video na ito. Ang tawag natin ay Project 77. Bakit 77? Natugma ho talaga, insakto ho talaga yung perang kailangan ho. At syempre, Crossroad 77. Para swerte.
Oh, hindi, joke lang ho. Talaga hong wala, universe na ho yan. Bakit ho nag-jibe lahat? Panoorin ho natin itong video for Project 77. Sa totoo lang, yung 77 natin na pera, it's very napakaliit na presyo. Kung totoo, simula rin na po ang bibili mo ay fruits or foods. Ang para sa akin kung tatanungin kung sa abot yung 77 pesos. Halimbawa po, mayroon po akong natitira pong 77 na pariya. Meron, pagdating sa pamasahe. Pwede ko na po yung panpuyon na back and forth, pauwi at pabalik ko rito sa aking trabaho. Mag-jeep ka from here hanggang MRT, then MRT to TAC, tapos balikan. Yun, kasi yun, 77, may matitirang kaunti. 10 plus 10, 20 plus 20, 28, 56, 76, so 77, may piso ka pa. Sa bahay, nandito sa aking trabaho, magagamit ko na po yun, back and forth po. Pwede rin pong magamit ko po yun, halimbawa, pambili po ng aking pagkain. Halimbawa, lunch break, tanghali, pwede ko nang pambili ng aking pananghalian po yun. 77 na po yun. Ako nagtatrabaho, siguro ano lang, sa pamasahe. Kasi galing Netex, papunta dito sa trabaho ko, 35 pesos din, pauwi din po, 35 pesos. So, parang ganun lang, hanggang doon lang yung 77 pesos ko. Siguro yung 7 pesos, pambili na lumpia pa. Kahit pa paano naman, may mabibili naman sa 77 or like neto. 1 pongkan is 30, 1 lemon is 20, so 30, 20, 50. Like one piece of banana, 10, di 60 na. Like one piece of kamote, 10, di 70 na. So yung 7, mag-iisip ka na lang. I think, isang santo lang pinamaliit, 7. It's a total of 77. Pwede pa rin. We say that Meridian is not traditional in that sense, but traditional in the sense that we adhere to traditional values. It's important for us po that our students go back to their being Filipinos and to their being Asians. Kaya sabi po nila, alam mo daw po pag Meridian student, kasi malayo ka pa lang daw po may nagbabaw na sa iyo. Because we deliberately teach our students to bow when they greet adults, to give something with two hands when they give it to someone older than them. Di po ba, when you go outside the Philippines po, sa mga Asian countries, di po ba, when you meet someone and they give you, and that person gives you a business card, dalawang kamay po yan. We teach our students rigor. No, tinuturo po natin sa kanila na ang mga Asyano hindi takot sa hard work. Meron po kayong kakilala na naghahanap ng eskwelahan, a different kind of school that will not just educate the mind, but will actually allow its students to be arrows for the future. Pakilala rin niyo po ang Meridian po sa kanila. Exciting po. Palakpakan naman po natin itong project na ito. Matanong ko kayo, anong nabibili niyo sa 77 pesos? Sige nga, magkaroon tayo ng question and answer portion. Parang ano lang, no? Miss World. Ano po?
Ano pong nabibili natin sa 77 pesos? Ice cream. Ano pa po? Hindi kasya sa milk tea, di ba? Ano pa? Po? Ay. Ano po? Lumpia, merienda, prutas. Yan. So, ibig sabihin, maliit na bagay lamang po siya. Ang kailangan natin dito ay number power. Paramihan. So kung ikaw ay budgeted ka, maliit lang sahod mo, kayang-kaya mo pa rin. Bibili ka ng isang unit, para kang nag-subscribe. No, magsasubscribe ako 1 year or 2 years or gusto ko 4 taon, pag-aaralin ko yung batang yan, 77 pesos kada buwan, magbabayad ako. Kasi may tracking system din tayo, tapos may updates po ang Meridian sa atin ng mga pumasok na pera kasi kailangan ho tayong careful dito, meron tayong transparency. So, 77 pesos binibigay mo every month, mas mahal pa yung Netflix at Spotify. So, makapagpapaaral ka ng bata. So, ito lang kaya ko, isang unit lang, 77 pesos. Pero kung ikaw ay yayamanin, o yan, yung katabi mo yayamanin, tingnan mo. O diba? Yayamanin at ayaw mo ng isa lang. At ikaw po ay napakadunyatik at sasabihin mo, at ang iyong puso ay busilak at sasabihin mo, kayang-kaya kong magbayad ng 10. O diba? O 10 times 77, 770. So every month, mura pa rin. 770, pabayaran mo para sa 10 units. No? So kung tig sa 10, no, sa 150, 15 people na lang ho yun ang babata sa bata, makakapag-aral na siya. And we will have a screening committee para i-screen ang bata na kaya ba niya, performance level, tapos ho, talaga bang salat sila sa pamilya. So meron ho tayong ganito ngayon. And for the first time, we have a scholarship fund ho na nabubuo ho dito po sa Meridian. Napaka-exciting po nito kasi hindi mo kailangang maging napakayaman para makapagpadala ng bata sa school. No? Yung bang, at hindi lang isang school, kundi school ho na dala niya yung puso ng ating village. Yung ating pasanin. Kaya hindi ho tayo nagpapalimos, nagbibigay ng limos, 77. No, we are planting seeds for the future of our country. Kasi tama na. No? Tama na tong ganito. Ayaw na natin tong magpatuloy. Kaya sana, ito pong prayer ko eh, Lord, sana one day, I can face you and I can tell you, I did something. I chose to see. I chose to look. I chose to respond because I'm your child. Send me. Wala namang ibang maipapadala ang Diyos. Kaya ho, siguro ho, minsan hindi ho tayo nakakatulog, parang empty ang buhay natin because we have not said those words to God, send me. Kasi ho, we are wired to serve. We are wired to give ourselves away. We are wired to give something of us. To heal. To participate in healing this world. Kaya ho, if you want to participate, may booth po tayo mamaya doon sa likod. Inquire. And meron pa po tayong website. Kung hindi pa ho masatisfy yung mga questions nyo po. And payment details. Lahat po. Kaya ho, kanina ho, ang daming nag-respond sa crossroad. No, I'm sure a lot of us, alam nyo, ang dami kong naririnig ho sa abroad, sabi po nila, kasi this can be a thing na kahit na, sa ibang bansa ho, makapagbibigay po sila. Kasi sabi nila, gusto naming lingunin ang Pilipinas, di lang namin alam kung papaano. And this is our way of doing it. No? Kaya ho, alam nyo, ang ganda-ganda ho nito. Sobrang, sabi ko, Lord, panahon mo na talaga siguro kasi bakit di namin naisip dati? May timing ang lahat ng bagay sa mata ng Diyos. And God is so good that He has given us all these experiences. And
maybe today po, I'd like to end with a song. And I want to sing something po for the country. This is a very, this is a song that is very close to my heart, and I want to sing it with you and for the country. I'd like to offer this as a love song for our nation. Sa tuwina at kung di makita.
po tayo, tayo pong lahat ay tumayo. Lahing kayo manggi. Yan po ang aming lahi. Ito po ang dahilan kung bakit po. Kung bakit niyo po kami tinawag bilang inyong mga anak. Dahil may isang bayan na nais po niyong iangat. Hindi po kami papayag, Panginoon, na sa aming henerasyon ay hahayaan po naming paulit-ulit na lang pong mangyayari ang mga bagay na nagpapahirap sa amin. Ayaw na po namin, Panginoon, nais po naming itigil, O Lord, ang cycle na ito. Na ang aming lahi ay lumalaking mangmang, inaapi, hindi makatayo sa sariling paa. Panginoon, nais po naming sabihin sa inyo, here I am, Lord, send me, hallowed be your name. Do mighty things, Lord. Display your greatness in our country, Lord. In the lives of our countrymen all over the world, display your magnificence. Create new things, Lord. Create beautiful, powerful, and amazing things, Lord, in our generation. And we say, Lord, magpa-participate po kami dyan. Gusto namin kasali po kami, Panginoon. Here we are, send us. Lord, hallowed be your name, Lord God. And as we cry to you, we have our hand inside our guts, in the pits of our stomachs, Panginoon. The hand of suffering, O God. The cry of sufferings, O Lord. The cry of pain, O God. This should stop, O Lord. This cycle, aming Panginoon. We want to participate in the healing process of our land in which you called us in. Panginoong Diyos, aming Lord, Panginoon, aming Panginoon, alam po namin na meron pong mga problema ang bawat isa dito, may mga pasanin, pero kayo po ang Diyos na nakakakita, nakakarinig. Maliit na bagay po ito para sa inyo, O Diyos. Subalit nais niyo pong ituon ang aming mga mata. Na anak, tinatawag kita. Anak, may pinagagawa ako sa iyo. The church should not just be a place where we sing songs and study God's word. It is a place where our fire is ignited. It is a place where we gather what little we have so that together we can change and transform our society. Have mercy on us, Father. Thank you, Lord God, for this village, and we thank you, Father, for Project 77. We give it back to you, Father. Do with it whatever you want. Send people, O Lord, to participate. Call them. Let them hear your voice. Panginoon, pinapanalangin din po si Coach Pipo, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanyang leadership, aming Diyos. Patuloy mo siyang bulungan, O Panginoon, ng iyong tinig, Lord, ng direction. Patuloy, Panginoon, na maging sensitibo ang kanyang kaluluwa sa inyong direksyon, aming Ama, upang may paglaban niya ang iyong mga anak. Panginoon, salamat po kay President Sunny, kay Principal Ami, isang po, Panginoon, ng mga teachers at admin, lahat, Panginoon, na nasa Meridian, O God. Samahan niyo po sila, gabayan niyo po sila, palakasin niyo po sila at suportahan po nila ang bawat isa. Panginoon, we're not just a school, we're building a nation. We're not just giving alms to people who are in need, to students who are in need. We are planting seeds for our country. And Lord, we know whatever is given you, pinapahalagahan niyo po, Panginoon, magbubunga rin ang lahat ng luha, lahat ng pawis, lahat ng panalangin. We are sure of that. Maraming salamat po,
And as we joyously end this service, we thank you, we give you thanks, and we celebrate some more, O Lord, with songs of rejoicing. And thank you, Lord. Thank you so much for Project 77. Thank you, Lord. Thank you so much for your care for our country, the Philippines. We give you thanks in Jesus' name. Amen, amen, and amen. God bless you. Let's continue to celebrate.